The following program is rated G. It is suitable for all audiences. But only if you listen. I could take you home, but I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. Baby, ah, I'm gonna move. Nag-ausap pa tayo kanina. Nadamitan pa nga kita eh. Ano naman yung problema natin eh, B? B, lamig-lamig mo. Nakaantay ko pa nila eh. Hindi naman eh. Huwaga mo. Oh.
Hindi. Ano, magbabalag pa tayo, di ba? Hindi naman ganito. Yung paggaling mo. Sabi ko, hindi pa kita nakikis na hag ng masarap. Sabi ko, pag uwi natin, diba? Pag uwi natin, mahag na kita, wala ka nang panas sa tagiliran. Yun naman yun. Sikat na aktor, pumanaw na sa edad na 24. Sunod-sunod ang pagpanaw ng ilang personalidad sa showbiz. Iinasahan ng marami ang bigla ang pagpanaw niya ng napakaaga. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari at agad nga siyang nagapi ng kanyang karamdaman. Kung matatandaan, noong buwan ng Hunyo lamang niya isinuwalat ang tungkol sa kanyang karamdaman. Paglalahad pa niya noon, few weeks ago, everyone was panicking with the result of my blood gem. Blood components were really low and unstable. It seems that every cells inside my body is fighting each other. I was admitted to the hospital on June 3, 2023. On June 5, I underwent a procedure called bone marrow aspiration to check and diagnose me exactly. June 10, 2023, the result of my bone marrow has been released and yes, I've been diagnosed with an acute myeloid leukemia, a very rare but an aggressive one. Nagluluksa nga ngayon ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng mahusay na aktor at vlogger na si Kennydhe Nakar. Si Kennydhe o mas kilala sa kanyang palayaw na Ken ay mas nakilala ng marami bilang isang BL o boys love actor. Nang bumida sila sa kanyang real-life boyfriend na si Paul Cervantes sa BL series na LabKen. Tinaguriin silang the first real-life BL couple of the Philippines. Mayroon din silang sariling YouTube channel na PaulKen TV. Samantala, marami naman ang naantig sa ipinakitang pagmamahal ni Paul kay Ken. Hanggang sa uli ay hindi kasi niya ito iniwan at nanatili siya sa tabi ni Ken. Sa katunayan, isang araw bago pumanaw si Ken, nag-upload pa si Paul ng isang sweet TikTok video nila kung saan nagpalitan pa sila ng I love you. Sa pahayag ni Paul, ibinahagi niyang labis na pinahina ng karamdaman ni Ken ang katawan nito. At unang cycle lamang ng chemotherapy ang natapos ni Ken bago ito pumanaw. Aniya, pumanaw po siya sa complication. Natapos po niya ang first cycle chemo niya. Pero due to complication, humina po ang katawan niya at hirap ng huminga. Samantala, nakaburol ang mga labi ni Ken sa Gabaldon, Nueva, Ecija. Pumanaw na ang vlogger, model at popular na BL actor sa bansa na si Kennydhe Nakar nitong July 25, 2023 sa edad na 24 anyos. Nabalot ng kalungkutan at pagluluksa ngayon sa social media mula sa pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga nito matapos kumpirmahin ng kanyang longtime boyfriend na si Paul Cervantes ang nakakagulat na balita nito lamang July 26. Labis ang pagdadalamhati at pangungulilang ngayon ng nobyo nitong si Paul dahil makalipas ang halos 2 buwan na pakikipaglaban ni Kennydhe sa rare type leukemia na dumapo rito at sa chemotherapy nito, makikitang hindi niya iniwan ang kanyang kasintahan hanggang sa mga huling sandali nito. Mas lalo namang naghatid ng kirot sa damdamin ng netizens ang ibinahaging video ni Paul sa kanyang TikTok account kung saan mapapanood ang napakasakit na pag-iyak nito habang katabi ang wala ng buhay na nobyo. Tila napakabilis
nagbuhis nga umano ng mga pangyayari dahil matatanda ang makaraang buwan lang nang ma-diagnose sa isang pambihirang sakit si Kennydhe na siya namang inanunsyo niya sa kanilang mga taga-subaybay. Ayon sa kanyang Facebook post noong June 23, "Few weeks ago, everyone was panicking with the results of my blood chem. Blood components were really low and unstable. It seems that every cells inside my body is fighting each other. I was admitted to the hospital on June 3, 2023. On June 5, I underwent with a procedure called bone marrow aspiration to check and diagnose me exactly." Matapos nito, kinailangan niya ulit sumalang sa isa pang test para umanusuriin ang kondisyon ng kanyang puso. Pero hindi nga maganda ang lagay nito dahil anytime umano ay pwede itong mag-collapse, kaya sumailalim ulit siya sa isa pang surgery noong June 7. Aniya pa, "June 10, 2023, the result of my bone marrow has been released and yes, I've been diagnosed with an acute myeloid leukemia, a very rare but an aggressive one. My hematologist doctor said chemotherapy is the only way to treat this and must be done as soon as possible." Sa kabilang banda, naantig naman ang mga netizens sa latest post ni Paul matapos niyang ibahagi ang video kung saan siya mismo ang nagretouch sa makeup ni Kennydhe sa himlayan nito. Ani Paul, nang makita niya raw ang unang ayos ng makeup ni Kennydhe, alam niyang hindi ito magugustuhan ng kanyang nobyo, kaya't niretouch niya ito kasama ang kanilang team. Gayunpaman, matatanda ang pinasimula ng mga ito ang kanilang YouTube channel na PaulKen TV noong December 2020. Binansagan din ang tambalan nila bilang the first real-life BL couple of the Philippines na siyang natampok sa BL series na Lakan taong 2020. Marami namang fans ang humanga sa katatagan ng mga ito sa loob ng halos mag-aapat na taong relasyon. Nagpaabot naman ang kanilang mga fans ng taos-pusong pakikiramay sa mga naulila ng aktor. Rest in peace, Kennydhe Nakar. Sa inyo din na kanilang mga kaibigan, part of his family, na talagang hindi ganun kadali para makalimutan si Ken. Kaya dito sa ating teksto ay sinasabi niya na inaalaw ng Diyos anumang bagay na maaaring maganap sa buhay nito. But nobody knows na si Ken ganito ang kanyang magiging karamdaman. Na on the other side, ay mayroong magandang purpose ang Diyos. Why God allows this to happen to Ken? Mahirap man, masakit man sa atin, no? Especially sa kanyang pamilya, talagang ang isa lang na pwede nating maging proud tayo, no, can leave a legacy that no one easily to forget. Na ito yung iniwan ni Ken sa atin, na isang legacy na hindi ganun kadali para kalimutan. No? Kundi si Ken ay isang mayalin tulad natin na buhay na larawan na hindi basta lang natin makakalimutan. Kaya napaka proud ang parents niya, kanyang family, especially sa atin na naging bahagi ng kanyang buhay when he was students from the College of Arts and Sciences. Sila yung nabitins kay Sir Mark na naging studyante rin niya, program med, and one more, si Ma'am Mildred na yung naging coach niya when he was joined the Mr. and Miss
with Leon Anuntam 2019. Lumabas si Ken. Anak ko na third runner. So, big sabihin, malaking participation ni Ken sa with Leon University. Kaya, we are so thankful to God sapagkat merong Ken na nag-iwan ng isang legacy para sa atin. Hindi lang ganun para sa atin. Na ito yung parang nagiging inspirasyon para sa atin para magpatuloy din tayo sa buhay na kung saan ay just to please God para tayo kaligtan ng Diyos ay nating naglawa na ranasan sa ating mga naging accomplishment like ay maraming Christian iman na magbubuting alaala para sa ating lahat, no? Not only at this university of Prince, kundi sa inyo na kanyang mga kaibigan at bahagi ng kanyang buhay. Kaya siguro dapat lang natin pasalamatan, no? Salamatan ang kanyang naging buhay sa short term na kanyang buhay, no? May kliman yung pag-stay niya sa mundo nito, pero there is an assurance that Ken is now in the house of God. Ibig sabihin, yun naman yung isang layunin natin kung bakit nag-exist tayo sa mundo nito. Meron tayong nais na hamtin at the end ng buhay natin. Yun yung assurance na alam natin na nag-chimnikin, no? Keep prepared this kind of situation sa kanilang pag-usapan sa mundo na talagang yung meron tayong nagagandang mga memories, no? Na talagang nakita natin na hindi natin nasamakalutan si Ken. At hindi nag-isugang ito siya, talagang kita ko kung paano din naman siya naging bahagi sa University of Philippines at yung sabi natin nag-iwan ng isang mabuting limbahan. So siguro gusto kong plugin ang kanyang promed, si Sir Mark, just to continue something na lalo makapapa-inspire, no? Sa ano, kung sino si Ken, sa kanya. Well, there's blue in the sky every day, but all they wanna see is the gray. And I see beauty in the facets of every life, but until a life is gone, they don't have time. Mga picture ni Kennydhe, oh. Pogi. Dito ulit tayo sa kanya nga na magbabantay. Ito yung mga nakikiramay na ibo. Ito, tita niya. Pinsan, ito yung anak kong panganay. Laging kalaro ni Ken sa yung tawag doon?
Mobile Legends. Nakakilala niya. Alam naman na nila. Uulan na naman. Sa labas, malakas na naman ang ulan. Hey, may ads na ako, boy. Yung huli kong video. Ito yung mga lola niyang galing Baler, ano, naglalaro sila. Ang baraha. Umuulan dito ngayon sa amin, mga friends and followers at saka sa mga supporter ni Kennydhe. Hindi na kami nilubayan ng ulan, kawawa. Ayun na, may pusa ni Kennydhe, oh. Ayaw na namang umalis. Hello. Ano bang binabantayan mo dyan? Pogi, ah. Huwag na, dito na lang tayo sa mga mapogi siya. Huwag na dyan sa ano. Uy, Muneng, halika rito. Muneng. Muneng. Talaga bang ayaw mong umalis dyan? Malungkot si Muneng, oh.
Hello, good morning sa mga tatanong ng living ni Kennydhe. Meron na po tayong petsa ngayon. Ayan, August 10, last 10 ng umaga sa Villa Carmen Cemetery. Wala na naman kaming kasama dito ngayon. Sa 6 ang flight ng mama niya. Baka mga 7 na darating. Mukha mong puyat. Ay, eh. Paulis nga, may makikita na naman siya dito. Umalis na ba sila, Tia Estoy? Ayun, yung kanilang iuuwing ano, baka makakalimutan. Pogi, oh. Lamok. Pogi ng kanyang picture. Lang. Pupunta na kami sa Bungabon, mga kaibigan. Parang laging lasing yan. Ay! Ano gabi itong atiki pa bunga? Malasing preno ah. Mga pamangking ko, may-ari nung sasakyan. Nakikisakay lang ako dito. Bibili din tayo nito mga 10 taon. Andito na tayo sa bahay nung aking kuya. Dito muna tayo pansamantalang matutulog ng ilang oras. Tapos biyahe na tayo mamayang madaling araw papuntang Maynila. Punta naman tayo doon sa bahay ng kapatid kong bunso. Daanan natin yung kapatid ni Ken. Ayan o, order si boss o. Nasalita na itong ito, yung budradong poste. Paul, ba't nagsasalita yung posting yan? Ano ba yan? Masakit itin mo lang kata. Paul. Ah, hindi. Regular. Anong sa inyo? Sa bola. Ba yung poste, no? Ba't ano ba yung magsasalitang poste kasi? Yeah, ganito lang kami. Mga hindi namin alam kung nasaan na kami rito. Paul, dinin ka, Paul. Ha? Pipicture tayo. Hindi natin nakita yung airplane, helicopter. Dito kami ngayon sa harap ng Aguinaldo. Sa gate 1. Hintay namin yung bayaw pa kong namin nalagay yung gate 1. Sandala, samba yun, sa baba. Sarap naman sa baka ito. Ito pa yung service namin papunta ng airport. Sasakyan ni Big Brother. May iyak ni anak ng kapatid kong bunso. Baby, not jealous, you, because you find past them.
baby, you're a blessing, blessing. You do what I've been waiting for, been praying for, baby. Oh, Lord, I'm messy, messy. Baby, you're a blessing, blessing. You do what I've been waiting for, been praying for. Baby, 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 oh, baby. Baby, no mind, yeah. I saw one. Baby, baby, baby. Follow the side terminal. Okay, can we go back to taxi 2? Yes, well, when nobody knows how you feel, do you think those emotions are real? Or do they go away if they are not spoken? How is your good right away? I'm in driver. Who's that? Hindi po, Jonathan. Shoutout sa'yo, classmate Jonathan, pasama sa Albas yun. Ay, sa relay. 7-2 eh, buti na ba?
pambansa na kasi. Salamat po. Sir Ed Erwin Gineta doon sa sabi ni yung alam mo na yon. Thank you po. Tama ba banggitin natin na huwag na? Karen May Fernandez. Sino ba to? Shout out kay Roel Fernandez. Naproporte na po audience mo. Ya mo na sa yung may natin makita. Eh, magbabayin ba yun tayo? Shout out po, Sister Jeanette. Saan ba tayo na gano'n? Di na tayo nag-isitex? Iiyak lang natin po, kuya. Hindi, Bulacan na tayo dyan. Di ba mas traffic sa Bulacan ba yun? Hi, Idol Oliveros Lemmy. Hino, huwag mo na audit. Pati do day. Naririnig ko yung boses ko, pangit eh. Hindi naman mo si Dito Rami. Hindi siya makapag-focus sa boses niya. Hindi ko nga pinapanood yung mga video ko, yung comment lang tinitingnan ko. Mabait kasi si kuya. Ay, thank you po. Thank you po. Hihingi na naman tayo ng... Naganto rin kami nila kaya David. Kala namin ano lang yung mga naaparada. Hindi ka nila pasisingitin dyan. Wala bang RFID pa to? Wala pa. Sino naman tong ambulance sa record na tong... Magkano pa yun? Ay, yun, si kuya pala. Alo, wala na yata akong log. Ayun ko, ay, Konsyala Medi. Pagdalawa kayo ng dahon mamaya at magnganga tayo dyan mamaya pagdating. Konsyala Medi. Nganga na naman. Nganga na naman. Kasi, Konsyala Medi, hindi ko na namin yun sa Facebook. Hindi ko na rin nakikita. Lumina, ano bang Lumina yon sa inyo? Cabanatuan. Lumina, Cabanatuan, sa may Vergara Highway. Hello, Maki, ano, kumusta ang lagay nyo dyan? Nag-i-enjoy ba kayo dyan? Lumina Lord, eh. Kasi po. Miriam Lamberto Espino. Hello po. Ano po yung kapatid ni Ken, si Judy. Ooh.
tayo dito. Harangan ko muna ako sa lipo. Anak, nalalik ko lang itong... Anak, pag ka nang siya lang mag-e. Anak, paano ako sa nang anak? Anak, anak. Kita dito ang sa likod mo. Palit-palit na sinelas. Ayun. 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 Ay
Para ay naghahanap. Kain po tayo. Bumati ka. Kain tayo. Pwede na, oh. Nahanap niya. Ganoon po, kain lang po tayo. Makain lang. Guguto, ma'am. Ayaw ka naman wala sa paningin nila, Paul. Kain tayo. Artista yun. Sasawa na yata sa mga dito rato. Tinan. Ito mga pansin. Ba't sa mukha ko, walang naghahanap. Hindi niya kayo pinapahagin, nanay. Tanong mo dyan. Ba't yung mukha ko, ayaw niyo hanapin? Pero, ba't din niyo hinahanap ito? Ako ang hanapin ninyo. Ah, bakit tayo naman ang hanapin nila? Eh, hinahanap yung pogi. Ay, pogi naman tayo, ha? Kanya kanya lang itsura yan. Ito ang pugi, oh. Ano pa, oh. Ang pugi, oh. Eh, siyempre, paglagay-lagay na lang, ano? Dahil naghahanap, oh. Oo naman. Strong tayo, guys. Tayo na ilaw. Hindi, nananabik nga sila kay Paul. Bakit daw si Paul ay namayat na kaya? Ay, kumakain ako, ha? Kumain ka na muna. Bakit daw hindi nila nakikita si Paul? Hindi daw sa alam. Nahihiya ako. Ako'y mahiya. Nahanday sa Kuya Paul nila. Tama na yun, baka magsawa sa ating madali. Kailangan pa sabik-sabik na rin sila. Ha? Maluwag. Magagawa na kami ng nicho. Ang aming pamangkin. Dito sa Villa Carmen. Kabilang gilid. Yun yung mga kasama natin. Yun yung napakalapad ng kapalita na to. Ha? Ito yung kanyang tito. Ito yung kanyang pinsang babae. Hindi na makita yung lapid, ah. Sukal na dito.
maganda ng view dito sa amin sa Gabaldon. Ayan, malapit nang mabuo yung ano. Patulong natin yung mga bata. Kasalandrahin. Ito yung pampalitada. Yan, yan rin na po yung ano, katabi ng mga tito niya sa kanong kanyang pinsan yung Micho. Ito lang din po siya sa katabi ng tito at pinsan niya. Tatlo na yung nababawa sa aming family. Ito po yung ating tigagawa, si Kuya Manny. Ito yung pinagagawang naiwan ni Ken na bahay. Hindi pa niya nayari. Sarap sanang magbakasyon dito. Ang mga kaibigan niya. Ayun o. Ito yung manggahan nila. Ganda o. Ako ang nagtanim niya. Hanggang doon sa taas. Tinanim ko lahat yan nung nakatira pa ako sa kanila. I wouldn't have made it if I didn't have you all in my head. Punta ka na lang mamaya, boss. Renier. I saw my soul. You put it back away. Don Bagyo, shout out. Maraming salamat sa panonood. And give me the thing. Somehow you be the thing. You give me strength to stand alone again. To run out on my own again. Behind a far away star, so high that I can almost see eternity. You need to run. Maraming tao kahit sa labas, maraming tao. Namatay yata kanina eh, yung bike natin. Ang daming tao. Pero hindi kinulagay itong number na ito. Ito, siyempre po, hindi na. Ay, saan ba? Ano po yan? 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 Daming tao eh. Hindi ako makasingit. Ano sinasabi ng mga nagpo-pong? Hit, madami. Matinding kakain sa Arnaya. Kanina, 1,010. Ang binigaw. Thank you Lance, sa binigay mong 1,000 stars. Talagang ikaw ay supportive na masyado. Hello Lala, Angelo. Maganda ito si Lala. Ayaw po tayo kami sa lintas eh. Hindi ko mapipigilan yung nararamdaman ko eh. Pero hindi ko matitiis na magpasalamat sa inyo.
Sa pagmamahal na binigay niyo kay Kennydhe. May itong water kay Kuya Paul. Ay, ilan po siguro yung masasabi ko kasi... Eh, salamat kasi... Kahit sa huling pagkakataon, pinakita niyo na... Maraming nagmamahal sa kanya kasi madalas niya sinasabi, feeling niya mag-isa na lang siya sa lahat ng bagay. Na ako lang yun nandyan, yung magulang niya na kahit na malayo, alam niyang mahal siya pero hindi niya, wala sa tabi niya, ganun yung iniisip niya. Pero ngayon alam kong sobrang saya niya na maandyan kayong lahat ngayon. Mga sumusuporta, nagmamahal, pamilya, sa lahat. Kaya in, parang kumbaga in behalf of Ken, nagpapasalamat ako kasi nandyan kayo. Ayun lang. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Tita. Tito Bay, Lola, sa inyo mo lahat, Tito Tita. Mahirap man po, lagi ko sinasabi na mahirap palitan si Ken, sa totoo lang. Sobrang mapagmahal, sobrang bait na bata kahit na sino. Mahirap pong palitan pero gagawin ko yung lahat ng mga kaya ko para kahit pa paano hindi nyo ganun mamiss si Ken. Kasi nandito naman po ako. Sasamahan ko rin po kayo sa lahat ng bagay at itutuloy ko pa rin yung mga pangako namin, pangarap namin. Para sa isa't isa, pangako niya, para sa sarili niya at sa pamilya niya. Mahal ko po kayong lahat. Salamat po. Wow, si Paul, si A-Paul ang tama. Apple. Si Apple. Apple. Hi, Paul. Hi, Paul. Hello. Hello, Dubber Gods. Ako si Paul Cervantes mula sa Cabanatuan City. At naniniwala ako sa kasabihan na huwag mong madaliin, baka sumobra ka. Oh. Yun. Ang galing! Siyempre, taga-Cabanatuan yan. Ang galing-galing. Siyempre, taga-Cabanatuan. Dapat... Support! Ang nakakatuwa kasi kung si A at si A Paul ang kanya nakuha, sayang talaga kasi kung siya ay napili mo, siya yung ating check na check na moment na hatid sa atin ng Lazada! Ang kiligin ang sariling ating support ng mga local brand at sailor sa Lazada 88 Lab Local Sale sa August 8 hanggang August 12 po yan. Yun, enjoy free shipping vouchers with zero minimum spend nationwide at up to 88% off pa. At para naman maging next Lazada millionaire, click Lazada millionaire icon from the Lazada homepage to collect your raffle of the day. Good luck! So Paul, ikaw in a relationship for 2 years. Yes po, ako po. Oh, kamusta naman? Kwento mo naman sa amin yung love story niyo. Namo nakilala ang yung boyfriend. Ayun. Experience masaya, sobrang masaya. Kasi ayun, masaya, parang inexpress ko lang talaga kung ano yung gusto ko. Parang ginagawa ko yung gusto ko and yun yung nagpapasaya sa akin. Mm-hmm. And saan kayo nag-beat? Ayun. Siguro nagkita kami ng partner ko na si Kennydhe Nakar. Hi baby. Ayun, nagkita kami sa isang bar. Pero hindi kayo, ano kayo, hindi kayo sabay nagpunta doon. Doon kayo nag-meet talaga. Yes, doon kami nagkakilala. Okay. Bali in-invite na kami ng friends namin. Tapos yun, doon may si Ken yung nagsimula ng move na parang gusto niya makipagkilala. Tapos yun, doon na nagsimula hanggang sa kuha na ng social media accounts. Eh pero hindi pala agad kami nagka-kontakan after 1 month. Tapos after nun, biglang niyaya ako ng mga friends niya, hindi siya. So, chinat ko siya, sabi ko, pupunta ka ba? Kasi, parang ma-meet ko lang din siya, parang gano'n. Parang wala naman kaming, hindi ko pa siya type nun siguro. Ganun. Talaga lang. Pero chinat mo, ha? So, ano yun? Ano, friendship lang talaga yung hanap mo nung una? At first, ano din, natatakot kasi ako. Karang kakagaling ko lang kasi nun ng breakup. Okay. So, parang I think hindi pa ako ready pumasok ulit sa relationship. Uh-huh. Hanggang sa, ayun, parang to entertain myself lang kasi hindi ko naman kailangan pag-isahin yung sarili ko eh. Pwede naman ako mag-entertain ng ibang tao pero parang hindi naman ako magbibigay ng motibo or ano na gusto na kita maging tayo, mga ganun. Parang nakikipag-usap lang ako in a friendly way pa. Okay. So, nung una, friendship lamang dahil hindi pa ready, pumasok sa relationship. Pero, meron lang kayo may i-confirm na chika, ha? Yung chika mo kanina, di ba? Yung
Real to real. Alam mo, Chico, ba ako kanina? Friend, makakalimutin alam? Friend, ha? Ikaw ang sabi ng friend. Dinidinay mo ba yung binigay ng source mo? Oo nga pala. Tama. Paul, kayo ba yun, nung yung partner, yung real to real? Nag-BBL series, tapos dun sa series nagka-developan? Yes po. Kami po yung tinawag na first real life BL couple in the Philippines. Oh. Kumbaga, kami po yung actors, mga boys love actors na totoong real life couple sa likod ng camera and sa harap ng camera. Ay, so kamusta yung experience nung ano nung acting? Ayun, on and first, off cam. Masaya tapos nakaka-enjoy. Minsan nakakaano, parang nakakahadlang minsan. In paano a way, na, nagkakailangan pa din kami kahit okay na mag-partner kami. Pag umaarte. Di ba kayo nagkakabanasan? Siyempre, pag sa bahay, siyempre, yung banas ka, tapos pag madadala sa work, ay, nako, mali-mali pa yung mga lines. Nako, very, very wrong. Ayun, hindi naman. Meron kami ibang pinagkaka-hindi-intindihan, pero in the end, nagkakaintindihan pa din kami. Mm-hmm. Wala namang, kunwari, selosan sa ibang co-actor, di ba? Yes, wala. Wala naman, kasi alam namin na trabaho lang. Pagkasama namin, trabaho lang. So, pwede kayong mag-partner sa iba, kung sakasakali, ibang series? Open we pa are kayo? Both open naman. Oh. And let's see, pag dumating na kami sa ganung point, kung saan kami mararating, pero okay kami. Okay. Ayun na, ayun lang. Ligo ko mga.
Thank you.
Oo, po, isingaw. Yung mga bata, ha, yung ano nga rin. Pwede nyo na po. Oh,
Hindi yata nakita ni Kuya nakabukas. Kapag namatay ka, pag-uusapan ka ng mga tao. Yung iba mong kakilala manghihinayang sa pagkamatay mo. Yung iba mong kakilala magugulat at magpo-post sa social media ng last message nila at itatag ka kahit di mo na mababasa. Yung malalapit mong kamag-anak at pamilya mo maglalagay ng kandila sa profile pic nila. Sa pagkawala mo, marami ang iiyak. Lalo na ang pamilya mo. Dito na magdadatingan at uuwi ang mga mahal natin sa buhay na di naman umuwi nung ikaw ay buhay. Magkakaroon sila ng time umuwi kung kailan wala ka na sa mundong ibabaw. Yung mga nakaalitan mong kamag-anak, hihingi ng tawad kung kailan wala ka na. Sasabihin ng masasarap na salita kung kailan wala ka na. Marami din ang di makakapunta kasi busy sila. Sa araw ng iyong libing, magla-live sila. Iiyak, pagkatapos mong ilagay sa ilalim ng lupa, uuudin ka hanggang sa maging buto ka na lang. Sila makakatulog na ng mahimbing kasi lagi silang puyat sa burol mo. Pero maaalala ka pa rin nila, iiyak at mag-a-adjust. Dadaan ang linggo, buwan na taon, unti-unti ka nilang makakalimutan. Yan ang realidad ng buhay. Kaya habang buhay pa ang mahal mo sa buhay, ipakita mo ang iyong pagmamahal. We're happy namin nagbalik ka. May trivia lang ako. Na nag-guest kasi itong visit na to. Charot. Kasama natin ngayon si Kennydhe. Kennydhe. Nakar. Tama? No, nag-guest siya, nag-request talaga siya ng sanitized version ng question. So nataranta yung mga writers kasi hindi raw niya kayang sagutin yung medyo, oo, yung mga... On the spot sila nag... Oo, on the spot kami nagpalit ng question. So nataranta yung mga writers. Sabi nga nung isang writer namin, pasalamat tong guest na to, pogi siya. Kaya mag-a-adjust kami, sabi niya. Ngayon, may mga questions siya hindi nasagot kasi nga sanitized. Pero dahil sa isa ka ng sexy actor... sexy. Nandito na yung ibang questions na hindi mo nasagot noon. Ilan basta. Hindi ko rin bilang. May balot o wala? Pag hindi ko kilala, ayo gusto ko yung may balot, syempre. Pero kapag matalil ko lang nakasama, matalil ko lang. Yung... Wala? Oo, syempre. Tagal mo na kilala ni Direk. Bata ka pa, ganyan ka pala, naliligo ka pa sa ulan ng walang brief. Kilala ka na ni Direk. O, di kay Direk, walang balot. Pwede. Wow! Next!
Naka, dapat ma-compare natin yung dati niyang interview tsaka yung interview niya ngayon. Si Kennydhe, oh, natatandaan ko, isa siya sa mga first batch na mga na-interview namin sa WTFU. Iba pa yung set namin doon. Oh. So, sa old studio. Oo, sa old studio. This is the new studio. And because you're a new person now, you're back. Oh, ano bang, after nung WTFU guesting mo months ago, hindi naman ganun katagalan kasi nag-start naman yung WTFU months ago lang. Oh. Mga January siguro yun. So after nun, ano na nangyari sa buhay mo maliban sa hubad ka ng hubad sa IG? Yun ang nakita kong ano ha, hubad ka ng hubad. O, pero ano pa, maliban dun? Ngayon po mas marami, may mga project na rin, tapos may mga brand na lumalapit sa akin. So, ano mga brand ito? Hikaw. Sing-sing, kasi hindi kailangan isuot masyadong, hindi makikita. Kasi nakahubad ka naman. Ngayon, parang halos lahat mga about sa fashion kasi gusto nila yata damitan ako. Ah, dahil kasi nga nakahubad ka. Ilan tsaka ngayon may mga paganyang-ganyang, may mga paganyang-ganyang ka na dati. Wala ka namang... Nung nag-guest siya, nung naka-abito siya, di ba? O, direct. Ngayon may mga, oh, tingnan mo, may ganyan na. Sa pamamagitan ng tunog, tunog lang ha, paano mo maipaparinig ang masarap? Tunog lang, sa camera. 3, 2, 1, action! Ah, masarap ba yun? Sarap. Ah, masarap? Ah, ganang tunog? Medyo wholesome. Gets na yun. Ah, ganun ba yun? Alin yun? Ah, sige, hindi nila gets yun. Explain mo. Madami nun sa... Saan? Talaga to? Monay! Pandesal o hotdog? Anong gusto niyang piliin niya? Hotdog! Ano ang pipili mo? Hotdog daw. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwapo. WTFU! To let go of someone. When and what is the time? When or what? Depende. Kasi may mga pagkakataon na parang basta depende sa sitwasyon eh. Kung paano kayo ng break up. Kung ano din yung reason ng break up. Dapat ba siyang kalimutan na agad? Or dapat ba siyang... Ayun, dapat mo bang i-move on agad? Kasi, ayun, depende sa sitwasyon. Ako din. Depende, ayun nga, tama naman. Depende yun sa nangyari.
Kasi kung wala naman pala nangyari, oh, di ba? Mabilis, para sa akin, mabilis mong makakalimutan yun. Pero kung sobrang lalim ng pinagsamahan yun, dami yung pinagdaanan. Mga pinagsamahan nyo, and then, especially kapag may mga naipundan na kayo together, may mga future plans, na plans project, and future work, ano pa ba? And yun, ang ma-advise lang siguro namin is, huwag nyong madaliin na kalimutan yung ex nyo kasi hindi talaga yung kadali. Hindi man ganun kadali yung mga pinagdaanan nyo, kung paano kayo nagkakilala, paano nyo kinilatis, o paano yung nangyari dun sa relationship nyo. Hindi yun minadali eh. Yung nararamdaman nyo, pwedeng, ang bilis ng attraction, yes, pero yung development ng pagmamahalan nyo, medyo hindi yun ganun kabilis, kaya hindi mo agad-agad yun makakalimutan o basta-basta mabibitawa. Tsaka, hindi naman tayo dapat mag-base kung gaano kayo katagal nagligawan, gaano ka katagal niligawan or gaano ka katagal nanligaw sa kanya. Sa mga pinagsamahan nyo, sa mga pinlano nyo, kung ayun, perfect naman yung relationship nyo or may mga pinagdadaanan man kayo, may ups and downs din kayo, pero yun, dapat lagi yung ano, tinitignan, yung pinagsamahan. Yun yung pinaka-importante. And sana huwag mabalot ng galit. Diba? Kung kakalimutan mo yung tawag, sana mabalot ng galit. Siguro hindi man ganun din kabilis yun. Although pero galit pa huwag ako sana. Hindi naman ako totally galit. Actually, ayoko lang kasi talaga ng parang ginagagawa ko. Nakikita ko lang hindi mo lang tanggap yung ginawa sa'yo kasi hindi mo naman deserve. Hindi ko talaga deserve. Mga visit kayo. So, until here guys. Ang haba-haba nung naging usapan natin. Pero isang hindi ko naman may matututo. Yes, isang makabuluhang usapan na naman na ating ginawa. So, let's go. What Philippines province is nearest to Sabah, Malaysia? Bilis! Bilis naman. Who is the so-called puppet president during the Japanese colonization? Taiwan. Laurel. Philippines is composed of how many islands? 7,100. 600 na! What is the Philippines national flower? Sampaguita? Sampaguita. Yung one. What is the smallest province in the Philippines? Batanes. What is the largest province in the Philippines? Pampanga. Palawan. Palawan. Sabihin ko Luzon. What is the highest peak? Apo. Ayun. Pinatubo. Alam ko. What is the largest lake? Laguna de Bay. De Bay. What is the oldest city? Cebu. Cebu City. Lakas talaga ako. What is the air-conditioned building? First. Manila ulit. In the Philippines. Where do you find the oldest Chinatown? Binondo. Rizal Park is also known as Bagumbayan. Taumbayan. What is the Philippines national animal? Kalabaw. Carabao. Oh. What is the Philippines national bird? Aguila. Yes, eagle. Philippine eagle. Okay. The Philippines was named after King Philip II. Yes, of Spain. What is the first book that was published in the Philippines? Doctrina Christiana. When the Philippines flag is raised with the red side on the top, it means war. It's war. What is the national dish of the Philippines? Adobo. Sinigang. What is the surfing capital of Siargao. Ano ba? Sinigang? Siargao. Who is the oldest Philippine? Yes, Duterte. The star share can only be found in the Philippines. Yes. Really? Bling. What is the ka in Calabarzon? Cavite. Calamba, Cavite, Laguna. Calamba. What is the la? Laguna. What is the ba?
Batangas. Batangas. Baguio, summer capital. Oo, summer capital. What Tawi, Philippine Tawi. Province?
ibig na.